kapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, build something new for the world. We are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating freedom. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Ang mayamang pagpapala ng Panginoon at ang kanyang gabay at patnubay ay sumama sa bawat isa sa atin ngayon habang tayo nagsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At excited ako na i-share ito sa inyo sapagkat ito yung mga bagay na minsan na hindi natin nauunawaan bilang tayo ay mga anak ng Diyos. At may mga benefits sa atin na hindi natin na-appreciate or sometimes hindi natin nakukuha dahilan sa ang problema natin ay yung pagkaunawa. So meron tayong ignorance, kaya yung understanding hindi masyadong maunawaan kung paanong nag-ooperate ang Panginoon sa spiritual realm. Kaya maganda na mapag-usapan natin ang mga bagay nito. So welcome po sa bawat isa, especially sa first timer. Magandang araw po sa inyo. At pag-usapan po natin ngayon, the benefits of divine connection. Yun po yung mahalaga na meron ikaw at ako. Yung benepisyo ng banal na ugnayan, mahalaga po na makuha po ng bawat isa sa atin. At meron pong binanggit ang Panginoon sa kanyang salita nung siya'y nabubuhay pa, ang Panginoong Jesus doon sa John chapter 15, verse 9. Ito po yung sinabi niya, "As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love." Ipinakikita dito ni Jesus yung connection. Yung connection na mahal siya ng Diyos, yung connection na mahal niya ang mga tao, at ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad, "Now remain in my love." Mahalaga po na may pagkaunawa tayo doon sa pag-ibig ng Panginoon na yon sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay ipinadama niya, ipinakita niya, idinemonstrate niya. Walang iba kundi doon sa krus ng Kalbaryo. Mahalaga po na nauunawaan natin ang mga bagay nito because the love of God expressed, demonstrated doon po sa krus. Kaya po kung meron pong matinding connection na tayo'y maiintindihan, walang iba kundi doon po sa krus ni Jesucristo na kung saan tinanggal niya ang lahat ng mga sumpa sa buhay po natin. The cross is all about canceled curse, and the cross is all about the love of God. So ipinakita sa atin doon, yun po yung bagay na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang krus, mga kasama, tinanggal niya ang sumpa na para sa atin. At hindi lamang yun. Ang krus din na kung saan ang pag-ibig ng Diyos, dyan din natin na-receive yung blessing. So mahalaga po na naiintindihan natin itong ganitong pangungusap ng Panginoon. Para po nang sa ganon ay meron tayong matinding kaunawaan sa ipinakikita at pinauunawa sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, "Now remain in my love." So, should I say, now we need to remain in the cross. Remain in the love means remain in the cross. Yan po yung ibig sabihin para sa akin ng mga bagay na ito. At ang pag-ibig po ng Panginoon kailanman hindi dapat nawawala sa bawat isa sa atin. Kaya ho, yung cross, uulitin ko uli, ang cross, yan po yung nagtanggal ng sumpa sa ating pagkatao. At ang cross din po ay siyang pagkukunan natin ng pagpapala sa ating buhay. So ano ba ang ginawa ng cross sa buhay po ng bawat isa sa atin? Ano ang nangyayari kapag connected tayo? So kaya po ang ating connection is none other than the cross. Mga kasama, mga kapatid ko, sa Panginoon mahalaga ho na yung cross na yon at ang pag-ibig ng Diyos na yon ay nakakonekta tayo sa Kanya.
sapagkat sinabi niya, yung salitang ito, yung pag-ibig, walang iba kundi ang pag-ibig nang gagaling sa Diyos, mahal siya ng Diyos, mahal niya tayo, at dapat manatili tayo sa kanyang pag-ibig. So inuulit ko po mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, we need to be connected in order for us to have that benefits ng divine connection. Mga kasama, mahalaga po na nakikita natin ang mga bagay nito. Number one, na benefits, our life will be sustained. Ang buhay po natin mga kasama, mga kapatid ko, ay meron pong pag-i-extend ang Lord sa buhay po natin. God is at work. May ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Kapag konektado ako sa Kanya, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay ko. Yan ho ang dapat talaga na maunawaan ng bawat isa sa atin. My life will be sustained. Nire-replenish niya yung aking strength. And then, hindi lang nire-replenish yung aking strength, ginagabayan pa niya yung aking mga decision making, yung life ko. Kapag nanghihina ako, ang Diyos mismo yung nagpapalakas sa akin. So kaya mga kapatid ko, sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So our God is our sustainer. So darating po sa buhay natin na susuko tayo, manghihina tayo, pero ang Diyos magsusustain sa atin. Sapagkat ang tao laging limitado, pero ang Diyos, beyond, He works beyond our limitation. He works beyond our capacity. So, if you are connected to God, your life will be sustained. Tandaan natin mabuti ang mga bagay na ito mga kasama, para nang sa ganun, hindi tayo magtaka na hindi tayo sumusuko sa pagsunod natin sa Panginoon, sapagkat napakahalaga ng connection. Napaka-importante na connected tayo palagi. And if we are connected, our wish will be granted. Kapag ka-connected tayo sa Panginoon, hindi lang isusustain yung life mo, our wish will be granted. Mga kasama, mga kapatid ko, merong ninanasa ang puso natin, our heart's desire. At tandaan niyo po, hindi ho natin makukuha ang mga bagay na ito kung hindi tayo connected sa cross, kung hindi tayo connected sa kanyang pag-ibig. God said, remain in my love. It means to say, remain in the cross. So that's heart's desire, that our heart's desire, ibibless ng Panginoon yan. Kaya, kung anuman ang minanasa ng puso natin, mga kapatid ko, mga kasama ko sa Panginoon, hindi po kayo mabibigo kung talagang nakakonekta kayo sa Kanya. Magkaiba po yung wish, magkaiba po yung need. Pero ang pinakikita po dito ng Panginoon, it is not the need, but it is your wish. So yung heart's desire mo, mahalaga po yun, na kapag sa Panginoon, hindi ka mabibigo. No, kapag sa Panginoon, hindi ka mabibigo. Yun po yung pinakamahalaga na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin. At ang sabi po ng verse, if you remain in me, John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Mga kasama, mga kapatid ko, yun ang sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya that is all about the benefits. One of the benefits doon sa divine connection po natin. And our divine connection is none other than the cross of Jesus. So we need to stay connected, divinely connected to the cross of Jesus. Para nang sa ganun, kung ano yung ninanasa natin, kung ano yung kagustuhan natin, ibibigay ng Panginoon. So kaya mga kasama, mga kapatid ko, mahalaga po na meron tayong ganong pagkaunawa. Our life will be sustained. Our wish will be granted. And third thing, our life will become fruitful. If we are divinely connected, the benefits is all about fruitfulness. Mga kasama, mga kapatid ko, dapat po maintindihan natin na ang bunga, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa.
Para mamunga, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Meron pong principle ng farming. Pwedeng magtanim ang magsasaka, may magandang buto, may magandang bini, may magandang lupa, masipag na magsasaka, pero ang magpapabunga pa rin, walang iba kundi ang Panginoon. Only God can produce fruit. So mananatili lang tayo doon sa ating connection sa Panginoon at ang Diyos mismo ang magbibigay ng bunga natin. Hindi tayo dapat mahirapan. Ang dapat lang, maintindihan natin na magpasakop sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, yung kanyang banal na kalooban at kumonekta sa kanya. Mga kasama, yun po yung dapat na maging ugali ng bawat isa sa atin. So John chapter 15 verse 8 says, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." So mga kasama, sinabi ni Jesus mismo ang mga bagay nito because God wants to produce fruit in your life. God's desire for each and every one of us is a life of fruitfulness. Kaya mga kapatid ko, ang Diyos ang kumikilos para maging matagumpay ang iyong buhay. Alam nyo, kung hindi sa pamamagitan ng krus, ang lahat ng bagay ay sayang. Ang lahat ng bagay ay walang kapangyarihan. At anumang pagtatangka natin sa lahat ng bagay na gagawin natin, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang krus ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At gusto kong ulitin uli na ang krus ng Panginoon, yan ang simbolo ng kanyang pag-ibig. Na ang krus ng Panginoon ay simbolo ng kanyang kapangyarihan. Kaya sinabi ng Panginoon, we need to stay in His love. Remain in His love. Sapagkat dyan lang magkakaroon ng kapangyarihan at lakas ang ating buhay. The love of God is none other than the cross. Our powerful connection only in the cross of Jesus. Kaya mga kasama, mga kapatid ko, gusto kong i-demonstrate, ipakita sa inyo yung mga bagay na ito, yung divine connection sa life ng bawat isa sa atin. In order for you to be fruitful, in order for you to be productive, in all aspects of your life. So nakikita natin ngayon ang krus na ito. At ang krus na ito ay connection. Sapagkat ang krus ay pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang krus ay hindi lang pag-ibig ng Diyos, kundi kapangyarihan ng Diyos. So dito lang tayo magkakaroon ng connection. Sa krus na kung saan ang Panginoon ay kumilo sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto kong tumawag ng volunteer ngayon para po ipakita sa bawat isa sa atin yung connection natin. Mga kasama, sa buhay ng isang tao, dapat lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay nakakonekta dito sa krus na ito. Gusto kong tawagin si Jay Alicarito, anak. Gusto kong makita natin mabuti ang mga bagay na ito. Tumalikod ka lang, talikod ka lang. Tandaan niyo po ang connection, napaka-powerful nito. It is our divine connection that has benefits in our life. So mahalaga po na tayo ay divinely connected in order for us to get the benefits. So mga kasama, dapat yung pong buong pagkatao ng isang tao connected. Connected po yung ating intellectual. So yung intellectual aspect ng isang tao dapat connected. Dapat connected din hindi lang ang intellectual aspect kundi yung physical aspect ng isang tao. So mahalaga po na naiintindihan natin ang mga bagay na ito para nang sa ganon ay makapangyarihan ang Diyos na kumikilos sa buhay natin. Hindi lang mental, hindi lang physical aspect kundi maging ang emotional aspect. At hindi lang basta emotional aspect, pati yung ating spiritual aspect. Lahat ng bagay nito dapat connected. Importante na ang isang tao ay nakakonekta sa Panginoon, spiritually speaking, in order for us to receive the spiritual benefits. So kaya mga kasama, anumang bagay na gagawin ng taong ito ay buo siya sa kanyang pagkatao na nakakonekta dito sa krus na ito. So hindi ito nakikita ng pangkaraniwang mata. Hindi ito nakikita ng pangmundong pagtingin. Sapagkat ang buong pagkatao ng tao, meron siyang mental aspect, may physical aspect, may social aspect, may emotional aspect, may spiritual aspect,
Pero dapat ang lahat ng ito ay konektado sa krus. Sapagkat kung hindi konektado ang mga bagay na ito sa kanya, lahat ng bagay na gagawin niya walang halaga. Those things are just meaningless. Kasi ito ay hindi nakapagbibigay ng glory kay Lord. Pero pag ginawa mo ang lahat ng bagay na ito with your divine connection, marireceive mo yung benefits, at pag nareceive mo yung benefits, nagbibigay ng glory kay Lord. So kaya mga kasama, hindi po sapat na magpapatalino lang tayo. Mag-aral lang. Hindi po sapat ang karunungan para magtagumpay tayo sa buhay. Maraming mga tao nagpapakatalino, nagpapakadalubhasa, pero nakakalimutan nila yung kanilang connection. So sometimes, ang mga tao na merong problema, laging tinitingnan, akala nila pag matalino sila, pag nag-aral sila, pag marami silang alam, magtatagumpay sila sa buhay. Hindi po ganun. Mga kasama, maging sa physical aspect natin, mahalaga po sa physical aspect natin that we are connected, we are submitted to God sa physical aspect natin. Kaya, mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag ka ikaw ay konektado sa Diyos, yung physical na aspeto ng buhay mo, aalagaan mo yan. Hindi mo yan pababayaan. Kaya mahalaga na tayo ay merong karunungan, pero inaalagaan mo rin ang iyong katawan. Kaya hindi dapat na sa isang aspeto ng buhay lamang tayo nakatutok. Nauaanin mo na matalino ka, mahina naman ang iyong physical na katawan. So dapat kung naiintindihan mo yung iyong spiritual connection para mag-get mo yung iyong benefits, dapat yung physical aspect mo connected din dito sa krus na ito para magtagumpay ang iyong buhay. At hindi lang yon yung social aspect natin. Paano ka makikitungo sa tao? Paano ka makikipagsalamuha sa iba? So yung social aspect na yon dapat connected din dito sa krus. Sapagkat nire-represent natin si Jesus sa life natin. So dapat marunong kang makisama. At hindi lang basta nakikisama, intentionally ginagawa mo ang buhay na kasama ang Panginoon. So yung buhay natin, anumang bagay na gagawin nito, magtatagumpay siya sapagkat kasama niya ang Diyos. Pang-apat yung emotional aspect, hindi na siya magiging matampuhin. Hindi na siya magiging maramdamin. Hindi na siya magiging pusong mamon. Bakit? Yung emosyon niya, nasa krus na eh. Kasi maraming mga tao matalino, maraming mga tao magaling makisama, maraming mga tao physically fit, pero pagdating sa emosyon, mahina sila. Kaya mga kasama, dapat surrender natin ang lahat ng bagay dito sa krus na ito. Konektado tayo. At ang pinakasusi ng lahat ng bagay, yung spiritual aspect. Yung spiritual aspect, dapat naiintindihan natin ang krus na ito ay pag-ibig ng Diyos. Dapat maintindihan natin na ang krus na ito ay kapangyarihan ng Diyos. So anong ibig sabihin nito? Kapag konektado ka dito, may pag-ibig ang Diyos, may kapangyarihan ng Diyos, kahit na anong gawin ng taong ito, basta connected siya, magtatagumpay. At kapag ka hindi siya connected dito sa krus na ito, wala siyang benefits. So ang benepisyo lamang, makukuha mo lang kapag connected ka. Kaya mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, siguraduhin nating mabuti yung ating connection upang yung benefits ma-experience ng bawat isa sa atin. Kaya mahalaga, nakatutok tayo sa Panginoon at yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun ang gagawin natin. Halimbawa, si JJ, meron siyang gagawin. Nag-aaral siya, pero magtatagumpay siya. Nagtatrabaho siya, magtatagumpay siya. Pasok sa isang relasyon, magtatagumpay siya. Magpapamilya siya, magtatagumpay siya. Lahat ng bagay na gagawin ng taong ito, basta connected sa krus, magtatagumpay siya. Bakit? Tayo nakakasigurado. Kasi sinabi na ng Panginoon. Pakisabi sa katabi, sinabi na ng Diyos. Ano yung sinabi ng Diyos? Sabi ng Panginoon, it is for my Father's glory. So, tingnan nyo yung sinabi ng verse 9, as the Father has loved me, so I have loved you, now remain in my love. At yung pag-ibig na to, sabi ng verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So mga kasama, kung ano man ang gagawin ni JJ,
Kung ano man ang gagawin ng mga tao na konektado sa Lord, hindi mo yan makikita sa pangkaraniwang mata. Pero sa espiritu mo, say to it that you are connected to the cross. Lahat ng bagay na gagawin natin, dapat konektado dito sa cross. So remain in His love. Amen. Remain in His love. So, ano ang ibig sabihin ng remain in His love? Remain in my love. Sabi niya, manatili ka dito sa cross na ito. Sapagkat yung pagkakamali mo, kaya kong patawarin. Yung pagkukulang mo, kaya kong punuan. So, ano mang bagay na iyong gagawin, sa akin mo gagawin yan. At lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon, siguradong magtatagumpay. Kaya mga kasama, ang benepisyo ay hindi mo makukuha kung hindi ka konektado. At ang tanging koneksyon lang natin sa Panginoon, walang iba kundi ang kanyang krus. So kahit na anong gawin ni Jede, kahit saan siya pumunta, hindi na mawawala yan. Bakit? Hindi lang naman limited na kagaya nito yung koneksyon natin. So kahit na anong gawin ni Jede, sigurado ako kahit na saan siya pumunta, dadalhin niya yung presensya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, kasi connected siya. At kapag connected ka, tandaan nyo, mga kasama, may benepisyo ka. Amen. Ano ang benepisyo na mararanasan natin? Una, mararanasan natin ng benefits. Ano daw benefits na mararanasan natin? Number one, your life will be sustained. Second, your wish will be granted. And third, you will be fruitful. So kaya, mga kapatid ko, mga kasama, panatiliin natin yung ating koneksyon. At yung benefits, hindi po mawawala sa'yo yan. Kaya, yung whole being of a person, magiging blessed tayo. So, our connection brings fruitfulness in our life. So, Je, ang tagumpay, nasa Panginoon. Wala sa galing, wala sa husay, nasa Panginoon. Kaya ka magtatagumpay kasi ikaw ay konektado sa krus ni Kristo. Lahat ng bagay na gagawin mo para sa kanyang kalwalhatian. So, kaya, hindi mo kinakailangan lumaban. Ang kailangan mo sumuko. Sapagkat ang laban na ito para sa Panginoon. Susuko lang tayo sa Panginoon at ang Panginoon ang lalaban para sa atin. So, magtatagumpay ang bawat isa sa atin kung tayo nakasuko lang sa Panginoon. Mga kasama, mga kapatid ko, anumang bagay sa buhay mo, maaari may mga torture ang kaaway sa buhay mo. Tino-torture ka physically, tino-torture ka mentally, tino-torture ka emotionally. Hi, I tell you, kumonekta ka lang sa Panginoon. Marireceive mo yung benefits na ito. At ang aking panalangin, nawa po, maintindihan natin, makuha natin kung ano yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, kung ano man ang gagawin ninyo, basta konektado kayo, siguradong magtatagumpay kayo. Saan ka man pumunta, hindi ka mai-intimidate kasi ang kapangyarihan ng Diyos nasa sayo. At hindi ka natatakot na mabigo kasi alam ko at sinabi ng Panginoon, pag nabigo ka, sigurado akong pagtatagumpayin ka niya. Sapagkat ang katagumpayan, wala sa aking ginagawa. Ang katagumpayan, nasa Panginoon. So kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kasama, siguraduhin lang natin yung koneksyon natin sa Panginoon. At kapag ka sigurado ang koneksyon mo, ang benepisyo mo mararanasan mo. So kaya, ang aking panalangin sa bawat isa na naandito, na nakikinig, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, gagawa ang Diyos ng bunga para sa atin. Kaya mga kapatid ko, mga kasama, kagaya ng nakikita nyo ngayon, no, kagaya ng nakikita nyo ngayon, mga kasama, mga kapatid ko, siguraduhin natin na tayo nakakonekta. So kung ano man ang ginagawa ni Jeje, nagdadrum si Jeje, nagbabike si Jeje, nagtatrabaho si Jeje, nag-aaral si Jeje, umuwi sa pamilya si Jeje, sigurado ako magtatagumpay yun. Sapagkat ang Panginoon, hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan. Ang sabi lang ng Panginoon, remain in my love. So kaya mahalaga na meron tayong koneksyon. At kapag may koneksyon ka, yung benepisyo matatanggap mo. So pwede bang manalangin tayo ngayon? Kapatid, kasama, kaibigan, anumang bagay na pinagdadaanan mo sa buhay, sigurado akong magtatagumpay ka kapag ka ang Panginoon, sinamahan mo sa kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos, walang iba kundi yung krus ni Kristo. Kaya mga kasama, pwede bang manalangin tayo? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po ng marami sa iyong pagkilos sa kalagitnaan namin. Nawa po, maunawaan namin ang iyong mensahe at mangusap ka. Baguhin mo ang aming buhay, yung aming koneksyon, Panginoon, sa iyong banal na kalooban, sa iyong salita, at lalo tigit doon sa krus.
Panginoon na ito. Lord, kagaya po na na-experience namin, ito pong connection namin, huwag namin pababayaan para po yung benepisyo namin ay aming matanggap. Salamat po ng marami at ang aking dalangin, lahat ng iyong mga anak na nakikinig ngayon, pinag-iingatan nila ang kanilang connection sa iyo para ang benepisyo nila, Panginoon, ay matanggap buhat sa iyo. Lord, ang buhay po nila isusustain mo at yung wish nila, Panginoon, igagrant mo. At Lord, magiging fruitful sila sa life nila. Salamat po ng marami. We praise you, we honor you, we glorify you. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoon at ang buhay natin magiging mabunga kapag ang Diyos ang kasama natin. God bless you po.